Hey, what's up mga bro? Laban ng Brooklyn Nets at Charlotte Hornets ang pag-uusapan natin. So galing nga sa dalawang masakit na pagkatalo tong Hornets habang dalawang sunod na panalo naman para sa Brooklyn. Sa unang apat na minuto ng first quarter, medyo naging maalat pa ang shooting ng magkabilang koponan. Natigil na lang yan yung nagpapapasok na yung mga tres ng Brooklyn. Nanguna para sa kanila ay etong si Durant na may 5 points at Kyrie Irving na may 7 points. Samantalang sa Hornets naman may 7 points din etong si Terry Rozier at tig 5 points sila PJ Washington at Devontae Graham. Si Lamelo naman first quarter pa lang may 3 turnovers na. Mukhang kinakabaan ata siya kay Durant at Kyrie dahil sa tatlong turnovers niya sa dalawang yan nang galing. Tapos pinanis pa siya ni Kyrie Irving matapos siyang sumabay sa layup nito. Pero lamang pa rin naman ng Hornets pagtapos ng first quarter. Sa second quarter, ang malaking nilamang ng Brooklyn sa Hornets ay yung kanilang bench points. May 10 points itong Brooklyn habang 3 points lang mula kay Lamelo Ball ang meron ng Hornets. Pero in fairness, kahit na wala silang makuhang puntos mula sa bench, nakakapalag pa rin naman sila sa opensa. Dahil ilang beses ngang nagtabla yung score. Grabe yung Washington, Rozier at Hayward dahil sa tatlong yan napapanatili nilang dikit ng laban. Kahit na mainit din yung shooting nila Durant at Kyrie sa second quarter. Dito ay lamang lang ng 2 points itong Brooklyn sa Hornets, 50-48. Pagdating ng third quarter, dito na uminit yung laban. Dahil agad na lumamang ng 7 points itong Hornets. Grabe yung posterized dunk ni Terry Rozier dito kay Kevin Durant. Dito nasa kanila talaga yung momentum lalo na't sunod-sunod pa yung naging turnover ng Brooklyn. Tapos mukhang na-injured pa itong si Spencer Dinwiddie. Kaya naman nagresulta talaga yan ng pagkalamang ng Hornets sa third quarter. Kita naman sa inilaro nila na ang gaganda ng ikot ng bola tapos ang dami pa nilang mga offensive rebounds na nauwi sa second chance points. Si Lamelo Ball ang ganda ng inilaro sa third quarter. Isang tres at isang alley-oop pass ang ginawa niya sa quarter na yan. Dito lumamang sila ng 5 points, 82-77. Sa uling quarter naman, patuloy pa rin yung mainit na shooting ng Hornets. Lalo na tong si Hayward dahil sa kanya, lumamang sila ng 16 points sa fourth quarter. Bahagyang napatigil yung laro nung may na-injuring referee. Ngayon lang ako nakakita ng ganito mga bro kaya sinama ko na din sa video. Pero kidding aside, sinubukang makahabol ng Brooklyn Nets nung pumasok na sa loob etong sila Durant at Kyrie Irving. Dito ay nagkaroon sila ng matinding run sa fourth quarter. Yung 16 points na lamang ng Hornets na ibaba na lang nila sa tatlo. Well, mabuti na lang malaki-laki yung nilamang ng Hornets sa Brooklyn. Dahil kung hindi, baka nabaliktad pa sila. Sobrang init nga na naging shooting ng Brooklyn sa fourth quarter. May pagkakataon sanang maitabla o lumamang itong Brooklyn sa uling segundo ng laro. Yun nga lang, hindi pumasok yung tira ni Kevin Durant na ilang beses niyang nagawa ngayong game. Tapos si Kyrie nadulas pa sa huling play sana nila. Kaya naman sa uli ay nakuha ng Charlotte Hornets ang unang panalo nila ngayong season sa score na 106-104. Napakadaming players ang pwedeng maging best player ngayon para sa Hornets. Pero yung 28 points, 6 rebounds at 7 assists ni Gordon Hayward yung nanaig para sa kanila. So yan lang para sa video update natin sa laban ng Brooklyn Nets at Charlotte Hornets. Huwag kalimutang i-follow ang ating Facebook page at syempre mag-subscribe sa ating YouTube channel. Maraming salamat sa panonood mga bro. Peace, bro.